sapat na pagkain, tubig, tulugan at panangga sa abo ang kailangan ngayon ng mga residente ng Batangas na lumikas dahil nga po sa pagputok ng Taal Volcano. Ang ilang inilikas mula sa mga bayan na apektado ng pagputok, dinala sa Santo Tomas sa Batangas. May live report si Marisol Abdurrahman. Marisol? Jessica, kanya-kanyang pwesto nga ang ating mga kababayan dito sa Santo Tomas Gymnasium sa Batangas. Ano? Sila yung mga inilikas dahil nga doon sa nangyaring pag-alboroto ng vulkan. At ayon nga sa kanila, talagang napilitan na nga yung ilan sa kanila. At yung iba naman, kusa na rin daw talaga na nag-evacuate matapos ang nakakatakot nilang naranasan. Kaya naman, eto pansamantala, eto yung karamihan ng mga nakatira sa paanan mismo ng vulkan na dito pansamantalang nanguluyan. Nagpasaklolo na ang mga lokal na pamahalaan ng Batangas dahil sa pinsalang dinulot ng Bulkang Taal. Sa inter-agency meeting kanina na pinamunuan ng Senator Francis Tolentino, humihingi na sila ng tulong sa national government. Padalhan din mo kami ng rescue vehicle dahil po kagabi pa kaming naghahanap ng gasolinahan, ng paggagasolinahan po. There are 37 mobility assets, sir. While we understand lahat sa iyong mga hinaing ng ating mga kababayan, sir, ang ginagawa natin, sir, is may mga priority. Itong circumferential road ng Agoncillo, Talisay, Lemery, Balete, Laurel, pinauna natin kasi ito rin yung dadaanan ng kung sakaling magkakaroon ng additional evacuation, magkakaroon ng relief distribution. Problema rin daw ang pagkain, tubig at face mask sa mga apektadong residente. Sa Santo Tomas, Batangas, inilikas ang mga apektadong residente sa Talisay. Ang mag-asawang Melicio at Teresa de los Santos, na parehas mahigit 80 taong gulang na ang edad, hirap daw lumikas. Nagbangka pa kasi sila mula sa bahay nila na mismo sa Bulkang Taal papunta rito sa Santo Tomas. Bagyang mahirap. Pero at this time, dito, ligtas na kayo. Oo naman. Dito na sa bahay mo kanya, diba? Awa ng Diyos. Bagamat kaya naman daw ng DSWD ang lahat ng mga evacuees, sa 77 evacuation centers, may apela sila sa publiko. Sleeping mats, pero mas komportable sana kung merong yung sinasabi nating caution, yung mattress para at least malambot. Gusto nilang padala mga pansit dito para iba naman yung potahe. Jessica, bagamat nakalulungkot nga ito ano, at kaawa-awa nga itong nangyari sa ating mga kababayan, ang nakatutuwa man lang, if there's one good thing here, ano, ay muling nakita natin ang ika nga yung natural na pagiging matulungin ng mga Pilipino dahil we must really say na simula nung dumating tayo dito ay apaw, umaapaw ang tulong na dumarating dito sa mga taga-Talisay, sa mga taga-Talisay na ilikas ngayon dito sa Santo Tomas. Yun nga lang, ano, gaya ng ipinawagan nga ni Secretary Bautista ng DSWD, kung makikita ninyo, Jessica, nakahiga lamang sila sa lapag sa semento. Meron mga senior citizen, as in talagang matatanda na, at meron din mga bata na syempre hindi ganun kaganda ang kanilang kondisyon. Ito ang kanilang pinapanawagan, lalo sinabi nga ng FIVOX na hindi pa rin masabi sa ngayon kung hanggang kailan talaga tatagal ang ganitong sitwasyon at kung hanggang kailan sila mananatili dito sa mga evacuation center ay umaapila sila ng tulong na bigyan sila ng mga sleeping mat. Preferably kung mas makabubuti para sa kanila yung medyo meron daw kutsyon para mas komportable naman daw lalo na nga, no, na binanggit natin, yung may mga edad. At sa panghinihingi nila ng tulong dahil may mga bata, kung maaari, magbigay din daw ng donasyon na gatas, diaper, dahil sa ngayon talaga, wala talaga silang ibang inaasahan kundi ang tulong lamang ng mga binibigay ng ating mga kababayan, Jessica. Mm-hmm. Noted, Marisol. Sana nakikinig sa atin yung mga NGO at kahit yung mga ahensya ng gobyerno na may mga ganyang supplies, mabigyan yung ating mga evacuee. Bukod doon, Marisol, pagkain, enough ang pagkain, tubig, enough ba? Paliguan, palikuran, enough din? Buti natanong mo yan, Jessica. Isa yung karaniwang nagiging problema talaga sa pang mga ganito, Jessica, ay sa dami. Ito lang sa ating location ngayon, this is 144 families. Ano? So sa dami nila na nandito ngayon, ang palikuran ay not enough for them. Walang tubig, kaya kanina nagpa-deliver lamang para magamit nitong mga evacuees. So ito, isa ito ngayon sa medyo challenge din. Kaya kung maaari, isa rin ito sa binabanggit sa atin ni Secretary Bautista, yung mga portalet sana na kung pwede may magpahiram dahil talagang
you know, nagiging problema na rin yung hygiene at sanitation kapag ganitong tumatagal na nag-stay sa mga evacuation center itong ating mga kababayan. For now, nakikita natin, Jessica, yung walang humpay, ika nga na pagdating ng mga tulong. Pero yung tanong kung hanggang kailan ito tatagal, ito yung kailangan natin at subaybayan dahil yun na nga hindi pa masabi sa ngayon kung hanggang kailan tatagal itong gantong sitwasyon. Bagamat tiniyak ng DSWD na handa sila gaano man karami ang evacuees sa 77 evacuation center na meron sila, gaano man katagal ay kaya naman daw nilang tususan ang pagkain ng mga ito, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman.